Wala ako pa nga ginagano sa akin. Tigas ng hangin ito. Kanina. Kanina naka-park sa doon. Tinitignan mo sa akin. Kanina tinitignan. Gulong na ito. Wala, ito yung ano ha. Yung solid ha. Solid. Idol, andito na ako sa may ano Otis. Landers, ayan, Landers lang ang ano nito, tapos yung ito yung ano landmark, pinaka landmark Landers. May Otis. Wala 50 meters mula dito sa kinatatayuan ko. Yan na yung ano Philip Bicycle Shop. Lapitan natin. Yan Landers. Ito lang kasi pinaka ano yung landmark. Tayo mga idol. Ayan, kita ko na. Ito. Tapat lang mismo kasi Landers ko yung ano yan. Ayan, tapat. Ito. Philip Bicycle Shop. Dito tayo mag-update ngayon. Ayan, Thanos. Yan yung ano, ikakabit ko na gulong dito sa ano natin. Ayan yung bike natin. Kakabitan natin ngayon ng Thanos. Ayan si Thanos. So yun na nga mga idol. Nandito na ako sa store ni Sir Philip. Ayan. Ilalagay ko lang na lang dyan sa, ano, sa description ng vlog natin. Tingnan nyo na lang yung mga araw kung kailan nagbubukas sila dito. Kasi may mga dates na, ay mga araw sila na kung kailan open sila dito. Kasi dalawang pwesto niya. May isa sa Banawet dito rin sa ano, Otis. Anyway, may nakita ako ditong bago. Mamaya alamin natin yung mga presyo nito, pero nagandahan ako dito. Itong bago na to mga idol, Neo Wise. Carbon to mga idol. Saka naka 105 11 speed yan. Latest ng ano 105 mga idol. Yan yung R7000 na group set. Since na ano, pag nakikita niyo mga idol, sobrang nitis oh, ayan. Hindi siya mahahalatadong ano e-bike. Ang ano nito 14 mm Newton, parang ganon equivalent yan dito sa ano niya electric. Actually parang ano lang siya yung iba kasi more on torque. So mas malakas ang torque kaysa sa wattage. Yung wattage kasi parang ano lang yun pagkaintindi ko doon, parang range lang din. Pero ibig sabihin hindi naman totally range. Mas mababa ng konti doon sa new torque. Mas mataas kasi ang torque eh. Yung hatak mas malakas. Ayan oh, so ang ganda nung ano niya oh. Naka-install din yung topic. Dito lang din nabibili po yan mga idol.
Sa kagandahan nito, hydraulic na rin siya. And we ano siya, disc brake. Naka-armor na. Ito, palatandaan nyo mga idol, pag may mga ganitong bisikleta nakikita nyo, ano yan, hindi basta-basta naka-flat yan. Saka di ka kakabakan dyan, sigurado. Uy, kasya pala yung ganito, 700x28C. Sakto, yung bike ko na dala ngayon, 700x28C yan. So malamang baka yun ang papa-install natin. Ganito kasi kalaki yun. So carbon tong ano nito, wheel set. Ang ganda ng wheel set niya na carbon. So I think the brand is FSE. Ayan. Ni small to medium ang size niya. Maganda ano niya, size. F3 Comet. Ayan. Ni Wise e-bike siya mga idol. Ito siguro yung power. Oh, medyo mainit, mamaya ka na ano, tingnan din niya. Siya nga pala mga idol, meron na rin mga pala sila mga folding bike dito. Tulad nito nakikita natin dito. Yan, brand new yan. To, Verge P10. So wala pa tayong presyo dito. Ang napansin ko rito mga idol sa Verge na to, mga sinet up to eh. Kasi naka Ultegra no. So hindi yan na stock. Ultegra yung ano niya. Front derailleur. Saka ano, crank. Ang ganda, naka Shimano Diore na siya. Ang ganda nung hooks, ang laki. Yan, bigger tall. Pili mo ano, pili nga yung ganyan. Adjustable. Tapos yung light, pili mo. Hindi mo, bike mo pagpili ka lang. Saka ano, branded, yun ang gusto ko dito eh. Saka ano yung sa tibay. Yes, oh, pwede ito para ma-level nyo yung comfort nyo. Sa ano. Bang, isang family ito ko. Pre, kargado na to lahat ah. Pinalakas nyo na to ah. Naka Ultegra na. Oo. Parang galing yata ng ano, road bike at saka MTB ah. Kilala mo yan sir? Ha? Kilala mo pala? Oo, ang ganda ng ano, forma niya. Binibenta na rito. Sige ma'am, sige sir. Mabayin na lang kami pagkuha. Tapos ito, mayroon ako nakikita rito bukod pa sa mga turn, bigger turn na yan, ito. Premium bike to mga idol ha, sa totoo lang ha. Ngayon ko lang nakita sa kanya pala may nagbebenta nito. Nakita ko lang to sa mga online na sa 23,000 yung frame set pa lang ha. Black Snow Dragon. Ito mga idol kasi ano to eh, gravel bike. Ito magandang gravel bike talaga. Sa geometry kasi yan ang mga magandang design na pang gravel bike. Isa to si Black Snow. Bago lang to si Black Snow mga idol. Nagpapakilala to ngayon sa market. Alam ko marami na rin gumagamit ito sa mostly na US, Europe. Saka good thing meron na pala dito sa Pilipinas. At dito lang pala kay Philip Bicycle Shop. Ngayon alamin ko na rin mamaya kung magkano presyo nito. Pero nagagandahan ako sa kulay at sa kaganda ng wheelset oh, Fire Eye. Wow, bigatin. Ang maganyang wheelset. Medyo ano yan, matindihan na. Saka ang ganda ng kulay ah. 700 nga pala yan mga idol. Tapos ano to, chromoly steel. Yan, matibay yan pag mga ganyan. Kasi mostly design siya sa gravel eh. Kaya ganyan na ano, chromoly siya. Ganda niya. So mamaya, tingnan ko na rin mamaya doon sa loob kung ano yung mga bago ni ano. Isama ko na rin sa update natin. Ito yung ibang klaseng, ibang kulay pala nung Neowise na nasa labas. Kasi parang hybrid yung nandun sa labas yung nilagay dito sa handlebar niya is straight bar. Ito naman kasi yung mga nakatira. Ito, flat. Ang ganda naman na ito eh. Na-design talaga na yung ano, Neowise po mga idol. Wow. Yung kagandahan talaga ng wheelset nito mga idol is carbon. FSE na siya. So ito yung isa, small to medium, pare-parehas ang size. Tapos ang group set naman ito is R7000. So latest model po ng ano to, ng 105 Shimano group set. Saka ano siya mga idol, hydraulic brake na siya. Ang ganda ng geometry, para siyang ano, gravel bike actually. Aero bike tapos yung tire niya malaki na talaga, 700x28C. Panaracer yung tire na nakakabit dito. Ang ganda. Maganda yung kulay nito ah. Saka ito. Ito naman, ano siya, yan. Alloy. Alloy yung truck bar. Ito yung ano dyan, carbon. Aero bike. Okay. Teka, hindi.
kagandahan kasi nitong mga ito. Ang gaan. Aero bike siya talaga. Okay, mga idol, andito na yung ano natin. CAD 2T700 Cannondale touring bike natin. So papa-install na natin ng tulad nito, ito. Ayan. Nakita ko kasi ang ganda ng orange. Now which is maganda bagay dito siguro kasi complementary color na bumabagay sa blue is orange. Ito yung napili natin diyan. Marami nga pala silang pagpipilian dito. Ayan. Choose any color here. Ayan, may yellow, green. So marami. Ayan, ayan yung pagpipilian natin. Pero mga idol, paalala ko lang sa inyo. Pagdating naman sa pag-i-install nga pala nito, may mga proper kung paano ini-install dito yung mga ganong klaseng airless. Medyo mahirap. Ano yan, pag hindi mo alam. So may mga technique sila dito para ikabit. Anyway, medyo ano na tong ano ko pala. So i-ano ko to, i-review ko to mga idol, i-gagamitin ko sa long ride para malaman ko kung ano yung pinagkaibahan sa mga may mga hangin na gulong tulad nung stock nya. Ito yung stock nya mga idol. Panerazer din ano to, Continental pala na classic touring 2000, size 28 sya. So ito rin yung size din na ikakabit natin dito sa tires nito. At dito lang po yan kay ano, Philip Bicycle Shop. Ayun. So nakikita ko na, ito na yung ano, bumabagay na kulay sigurado dyan. Wow, ayan daw. Kunwari ko lang, mamaya makikita natin kapag nabuo na natin yan. Siya nga pala, sa presyo nito, how much? 4.7 yan. 4.7 po yun mga idol. Fix na tayo dyan ha, huwag na kayo tumawan. Anyway, sulit naman kasi ang bili mo nito dahil matagal to papalitan. Sinisigurado ko yan. Ito, 700 by 28C. Yan po yung size nung ano ko. Yan sa dalawang ano natin, orange. And tinanggal ko yung fender niya kasi baka mamaya mahirap. Ikabit ka, inunahan ko na rin tinanggal. So ito, kakabit na rin dito mismo kay Philip Bicycle Shop po. Papakita ko sa inyo mga idol yung mga armor. Ayan, Thanos tubeless, ang dami dyan. Ayan, ito pa yung mga pang mountain bike, saka road bike, meron sila. Halos lahat na po mga idol. So siya nga pala, dito naman kay ano, kay Philip Bicycle Shop. At syempre yung mga ano niya, yung mga armor, Thanos, mga ganyan. Lahat po ng ano sizes mga idol ang na mga tires, meron na po sila. Like yung mahirap hanapin, size 16, size 22, size 24, meron na rin po sila. Yun ang kagandahan dito kay Philip Bicycle Shop, at kompleto sila. At saka ano, sila rin nag-install na rin dito. May Shirley pala dyan. Ito pa yung mga mountain bikes nila, available dito, ang dami. May napansin ako kanina ito. Size 27.5. Ayan. Ang ganda ng gulong kasi medyo fat ang ano dating nito. Ayan, oh, internal cabling, giant siya. So halos lahat to giant. Ito nandito sa harapan natin. Pwede kayo mag tumingin po sa Facebook page nila, Philip Bicycle Shop po, para makita nyo lahat yung mga ano, ino-offer nilang bikes at saka yung mga new arrival nila. So direct na lang po kayo doon, Philip Bicycle Shop. Mag-like na rin kayo sa kanilang ano, Facebook page. Ha? Yan. Then, ngayon kasi hinihintay ko kung paano nila i-install ngayon yung ano natin. Ayan, tire. Oh, galing. Parang may bala yan, boss. Ha? Okay. Ah, ganyan okay. Pala yan, no? Yung lock. Mm-mm. So, in-install pa nila muna. Abangan ko na lang pag nabuo na. So yun, kinakabit yung quintalax. Lock niya, pinakalock niya. Ano? Uh-huh. Yun ang quintalax yun. Pag naisalpa natin yan sir sa gulong.
Kailangan babaon pa yan sa rim. Ah, babaon pa yan sa rim mismo. Oh, sir, kasi yan ang kakapit doon, dalawa. Dalawang kakapit. Ah, dalawa yung kakapit. Yung kabilat, kalibat kanan. Oh, sir. Galing. Kaya hindi yan iigas. Kahit anong tibay mong magbike, sir. Ay, ganun. Kahit tumumba-tumba ka na dyan, nangabutuhod. Kaya hindi kakalas. Hindi kakalas yan, sir. Oo, oh, galing. Pero paano pagkakalasin yan? Madali rin ba? Dali mo sa amin, sir. Dito rin, ha? Sige. Siya nga pala mga idol, sila rin na magkakalas. Kung halimbawa, medyo manipis na. Kami. Sa kanila pa rin para palitan din. Ganun lang naman yan. So tingnan natin kung ilang taon ang abutin ito. Baka years sigurado kasi oo, mahal eh. No? Depende na sa paggamit. Oo, ganun naman yan eh. Ayan po si sir, dito lang mismo yan. Kay ano, Philip Bicycle sir, Shop. Philip Bicycle. Thanos, maraming salamat. Thanos Philippines. Sa pag-sponsor po sa akin ng ano syempre itong natin magandang gulong orange na napili ko, paborito ko yung orange at saka ano, good combination niya ng blue mga ito. Ayan na po. Ganyan ang pagkabit niya, sir, ha? Ayan. Hindi pa yung pipix mamaya, ha? Hindi pa yan pa, ah, okay. Kaya okay. Nasa maayos na proseso. Pag proseso, no? Okay. Pag ano? Kasi pag magmasalamang ka ba makapagbisita sila ng kaya nga eh tao sa nagpakabit, dapat magandang klaseng kumakabit. Oo, hindi basta-basta, hindi yung basta-basta, no? Oo, kasi kailangan sir, lubog yan sa rim, lubog lahat. Kailangan ano yan, pantay-pantay, no? Oo. Tsaka dito yung nagpakabit nito ng kulay puti. Oo, tapit-tapto daw yung nag-i-insult. Eh dalawa lang kami, dalawa lang kaya pwede na. Depende naman sa teknika, no? Ito yung sa panlikuran ko, yung sa harapan. Ayan, no? Diba? Kahit may silin mo. Ito pa nga ginagano sa atin. Tigas ng hangin ito. Karina. Karina tinitingnan. Gulong na ito. Ito yung ano, ha? Yung solid. Ha? Solid. Ayan yung brand niya, Thanos. Sponsor sa atin ni Thanos yan eh. Kanina mo tinitingnan? May isip ko, sabi ko, kanina ba itong kanto na ito? Inaanap ko si Justin tao. Oo, oh, mahilig din siya sa ano, sa kanon din. Samba yung ano niya. Kasi kapag pumunta ko kay Thanos, meron siyang ilalagay na ito yan, makikita niya. Yan logo na yan, trademark niya. Kapag nagpakabit ka, ganyan. Pag nakakita ka ng mga Thanos na, di ba, yung mga mountain bike na malalaki, tapos may ano dito nakalagay, Thanos armor, saan yun, pang ano yun, hindi ka nakakabakaba ron. Garantisado yun. Hindi na mapaflat yun. Long ride, pwede to. Itetest ko nga to sa ano, sa long ride eh. Actually, dito lang. Ang ganda naman, parang pares ng boss ng ano. Yung sa... Hindi mo siya matagtag. Oh, hindi. Hindi siya matagtag. Actually, may bounce pa nga eh. Oo, oh, may bounce pa nga eh. Ito, nakaano kasi may gayamit ang laban sa ano. Oo, yan, yan. Oh. Original stand na kasi ng fork niya. At ayun mga idol, natapos din ako dito sa ano, sa... pagbabike. Nandito ako sa Mowa. So, pahinga muna tayo. Malabo yata. Yan. So, tapos na. Medyo tinanghali ako, pero maganda pa rin pag dito mga idol kasi solo-solo ko ngayon eh. So far sa experience ko mga idol sa tire natin, as in parang normal lang siya. At ang gusto ko rito, parang bouncy rin siya. Kahit na ganyan yung ano niya, pero may matigas pag ginano mo siya. So tingnan nyo mga idol, o pinishield ko talagang may lubog ng konti. Pero as in normal lang, namimintain lang, hindi super lambot, hindi super tigas, so katamtaman lang. Nung bago ko gamitin, medyo nakikita ko pa yung mabilog-bilog sa gilid. So far ngayon, wala na. Yan, 700 by 28C nga pala, itong kinabit ko dito. So far, so good na experience ko dito, kahit ano, Thanos tire. Ito yung airless mga idol. So makikita nyo, wala din yung ano-ano ng hangin. Ha? So yun, maraming salamat! Thanos Philippines at siyempre Philip Bicycle Shop number 1. Okay yan.
Yan, so na-set up na to. So wala, ito yung sinasabi ko na walang kakaba-kaba mga idol. So for good reason, ito, pwede na ako mag-long ride kahit saan. Na walang kakaba-kaba na gamitin tong bike natin. Hindi na ako mapaflatan ito. Ito yung pinakihintay yung request nyo sa akin kung ano yung gamit ko ngayong gulong dito sa bagong setup natin na Cannondale. Actually, matagal na tong Cannondale ko mga idol. Ang ginawa ko lang dito talaga, yung tires. Marami nagtatanong sa akin ngayon ito. Magugulat kayo mga idol. I-review ko na para sa inyo. Ito na siya ngayon, no? Ito yung ano, restore ko na ano, Cannondale natin na T700 model. Bibihira ng ganitong model mga idol. Okay, so kung nakita niyo yung choice of color ko diyan, kasi yan yung very compatible para sa akin, para sa ano, sa blue, kasi yung ano niya, yung frame, which is orange, is combination color para sa ganyan. So yan na po yung itsura ngayon nitong Cannondale natin. Paborito ko to kasi size 54 squala po yan. At lahat ng components nito, yun ang kagandahan diyan, Koda. So yun, so bago ang lahat mga idol, nagpapasalamat po ako sa Tanos Philippines sa nag-sponsor sa akin ng tires ko. At syempre, kung saan nyo mabibili yan, nagpapasalamat din ako sa Philip Bicycle Shop po. Isa rin sa ano, napupuntahan natin, at siya lang po yung nabibilihan po ng Tanos tires. Lahat, mga Tanor, Tanos Armor, doon din po yun mga idol. So now, marami rin nagtataka sa akin kung kumusta ba ang ride ng tires. Ito ang katanungan ko sa inyo mga idol. Noong una, medyo ano lang ako dito kasi hindi pa siya lapat mismo dun sa tires niya. Kung mapapansin nyo, may mga ano-ano pa yan. Medyo uneven pa, may medyo matagtag ng konti. Noong katagalan na siguro umabot na ako ng mga about mga 200 kilometers, mga ganun. Naging lapat na yung ano, yung tires niya. So para sa akin, okay na siya. Hindi tulad noong una. Sa una lang talaga kasi kailangan maging lapat pa siya mga idol. Anyway mga idol, kapag pumunta po kayo kay bicycle shop, kay ano, Philip Bicycle Shop pala, sila na rin mismo nag-i-install niyan kapag bumili kayo diyan. Tapos ang kagandahan mga idol, lahat ng Tanos tires nga pala mga idol, kompleto na po sila ng mga tires. Kahit yung mga rare na tires size, meron po sila size 16, size 20, size 22, size 24. Meron po sila lahat ng mga tire size, kahit mga rare, at pati yung mga pang BMX na yung medyo makakapal, meron din po sila mga idol. So ngayon mga idol, ang lalagay ko na lang dyan sa description ng vlog natin, silipin nyo na rin. Ibibigay ko sa inyo address mismo ni Philip Bicycle Shop, at syempre yung link ng Tanos Facebook page po mga idol. Alam nyo mga idol, marami na pong gumagamit dito ngayon, at nakakatuwa, at wala kang kakakaba-kaba sa pag-ride. Okay, kumusta naman daw yung Cannondale natin? Ang tagal ko bago daily na basto, at dito ko rin na vlog to nung una. Hindi ganito yung itsura niya. Ngayon eto na po siya. So talagang sinet up ko na to. Siya nga pala mga idol, Diore LX nga pala to. Naka Diore LX mixed with Koda. Koda is special po yan ng Cannondale po. So ito, cantilever po ng Cannondale. Kung mapapansin nyo, Koda rin po yan yung cantilever niya. So very rare to. Paano natin nabuo? At isa pa dyan yung bar and shifter, kaliwat kanan po yan, ayan sa kabila. So yun yung isang pinagmamalaki ko dito sa bike ko na to. Ayan, pati yung mga ano niya, Koda, yung stem, Koda rin yung ano niya. Made in USA nga pala yan mga idol ha. Yun, so na-set up na natin to. Actually itong bike na to is a touring bike. So siya nga pala, kapag bumili nga pala kayo ng Tanos tires, kailangan po nga pala malaman mismo ni Tanos kung ano yung size nung rim nyo, para malaman kung ano yung exact na para dito sa rim nyo.
baka mamaya kasi gusto bibili kayo doon tapos kayo mag-install. Ang hirap po mga idol. Sinasabi ko sa inyo, inulit ko po, napakahirap mag-install nito kapag wala sa size po yung rim nyo sa sa tire na bibilhin nyo. Kaya mas maganda, puntahan nyo na lang po sila doon sa shop nila para masukatan, para alam din mismo ni Sir Philip mismo ang magsusukat at siya rin mismo magbibigay ng kung ano size ang pwede dun sa bisikleta mo. Ang kagandahan nito, napakatagal na gagamitin tong ganitong klaseng gulong at napakakunat. Ngayon, ini-enjoy ko na siya ngayon dahil talagang pakaharap ko to mga idol. Oh, so ito nga pala ang ano natin dito, retro to mga idol. Kumaga 1997 tong road bike ko na to. Talagang pre-reserve ko pa siya. Ayan, so meron ako dito kung ano itsura, anong gamit nito, ano to, carrier yan. Ito lang ang bit-bit niya, dilaw. Ang brand nito, Velo Garage. Tapos saddle natin is Avocet, titanium po yan. So yan lang po yung medyo, wala na akong masyadong binago dito mula nung nabili natin to. Kaya iniwan ko pa rin siya mga idol na ganun pa rin yung pagka-classic. So lahat po ng interested po mga idol, comment down below para ibigay ko sa inyo yung contact number mismo ni Philip Bicycle Shop at syempre yung Tanos Philippines na number 1 din na sumusuporta sa atin, Chichoy 21. Mga idol, wala na akong ibang gagawin kundi i-enjoy ko muna to, i-ride ko na naman to. Pupunta tayo kung saan tayo pwede dalhin itong bike natin at syempre kasabay ko lagi sa araw-araw. Siyempre yung gulong na yan, nakakabit yan dyan. Tanos Philippines po mga idol. Wow. Siya nga pala, dagdag ko rin nga pala mga idol ah. Ang Tanos tires mga idol, gawa po ito, original, made in Korea. Sila lang po ang nakaisip ng ganitong klaseng technology pagdating sa tires. Airless at saka yung mayroon din kasi yung malalaki na yung para sa loob na nakalagay. Na-vlog ko na po yan. Ilalagay ko rin yung link nung una kong vlog kay Tanos para panoorin nyo na lang din yung kung ano yung mga inaalok niya ng mga size. Dati hindi pa kompleto, pero now, inuulit ko po, kompletong-kompleto na po sila sa mga tires, lalo na yung mga rare. Kaya sa lahat ng mga nangongoleksyon dyan na mahirap maghanap ng size 22, size 20, size 24, 26 na tires, kung gusto niyo ganito na lang, since naman collection po yan, pwede niyo naman ilalagay dyan, hindi na fa-flat kasi minsan pag natatambak talaga na fa-flat. Ito recommended ko po mga idol, andyan na at least my tire para sa mga collection yung bike na mahirap hanapin na ng mga sizes. Hindi niyo na kailangan maghintay na matagal dahil ang hirap talaga, sa totoo lang natagal na ako maghanap ng ganitong klaseng gulong eh. So yun po mga idol, let's go, enjoy ride muna tayo.